Welcome sa Clairvance Channel mga katiktik. Ngayon mayroon tayo dito ang Xiaomi Redmi 6 Pro. Ayan, Redmi 6 Pro po ang hawak natin at naka MI account. Ayan, so kailangan natin itong backlasin. So ipapakita ko pala sa inyo mga katiktik kung paano ito i-bypass. So dito mga katiktik, kapag bypass is bawal po natin to ma-format o ma-update yung system update. Pero pag yung apps ang mag-update, okay lang po ito mga katiktik. At sinabi na nga ng customer natin mga katiktik na putol po yung fingerprint, kaya no need to worry. Putol po yung fingerprint niya mga katiktik at wala po tayong pamalit dyan. So proceed lang tayo sa ating pakay mga katiktik, ang pag-bypass ng EMI account. So kailangan natin tanggalin yung battery nito mga katiktik yan. Disconnect natin yung battery terminal. At ito po yung test point niya, yung dalawang tuldok dyan. Ito, tweezer lang po ang gagamitin natin dyan mga katiktik para ma-detect sa ating PC or sa ating laptop na gagamitin. At syempre, kailangan natin i-open ang ating unlock tool at pupunta lang tayo dito sa MI na tab ito. At i-type natin dito yung 6 Pro. At yung nasa unahan, Redmi 6 Pro is silik lang at ito yung i-click natin kapag na-detect na. So, titest point muna natin mga katiktik. So, again, i-short lang natin tong dalawang tuldok dito. Yan. Gamit lang tayo ng tweezer. At itong terminal, ibalik natin mamaya yan kapag na-detect na. So, pagkasaksak natin dyan mga katiktik, titingnan natin sa ating unlock tool kung na-detect na. So, kapag na-detect na, ibalik mo na yung battery. At ito, yan. Makakita ka na ng Qualcomm at i-click na tong reset, disable, MI Cloud. Yan. At hintayin natin na matapos ang process yan mga katiktik. Mabilis lang din naman yan matapos kapag hindi ka magmamadali. So mabilis lang yan kapag di ka nainip. Mabilis lang matapos yan. At kung bago ka lang pala sa channel ko mga katiktik, huwag kalimutan mag like at mag subscribe. Ayun, nakita nyo mga katiktik, natapos na. At kusa pong mag open yan ang ating Redmi 6 Pro. Yan, nakita nyo, Redmi. So kusa po yan magbubukas at magre-reset po yan ng kusa. Ayan, nakita nyo, nagre-reset yan. At pagkatapos nyan mga katiktik, syempre mag-o-open yan at aabot yan ng 5 to 10 minutes. So pinapas forward ko para hindi maubos ang oras nyo. So pagkabukas nyan mga katiktik, ganyan, isi-set up mo na lang. At yan po ay pwede na natin gamitin sa kahit anong gagawin natin as normal na phone. So ang bawal lang po sa kanya is bawal po siya i-format, bawal din po siya i-update, software update. So again, kapag yung apps yung mag-update, wala po tayong problema doon. Huwag lang yung mismong system ng cellphone, yung tinatawag na software update. So yun po yung iniingatan natin kapag ang ating cellphone ay Redmi o Xiaomi. Yun lang po mga katiktik, naway may nakuha kayong idea. At yun nga, ito nga po yung model number niya mga katiktik. At huwag kalimutan, again, huwag kalimutan mag-like kung isa to sa nakatulong o nakakuha ka ng idea dito. At kung gusto niyo magpagawa mga katiktik, pwede naman niyo akong i-message sa aking page, sa TikTik page, kapag mayroon kayong tanong doon. Yun lang mga katiktik. At ikabit ko lang ulit ang kanyang tornilyo at syempre yung back case niya mga katiktik. So maraming salamat. At hanggang sa susunod ko na video tutorial. Medyo natagalan tayo ng upload ngayon kasi medyo na busy tayo. So don't worry, babalik tayo mga ilang araw mga katiktik, magsunod-sunod na ang ating upload. Ayan, so maraming thank you ulit. At this is Clairvance and this is your katiktik.